Everyone, welcome to the live Bible study of Metanoia Christian Ministries. At ako naman po ang inyong lingkod, narito si Pastor Macho. Kumusta po kayo ngayong gabing ito? I pray that all is well. So, ang topic ko ngayong gabing ito, actually, naturo ko na ito before. I just felt na kailangan lang nating ma-remind ang mga sarili natin, ma-reminding kayo, especially sa mga panahon ngayon. Minsan kasi, di ba, madalas medyo confused tayo, medyo may mga nangyayaring problema, and syempre, itong pandemic na ito, nakakalimutan natin na, kaya muna, may Holy Spirit eh. So, nandyan siya na magtuturo sa atin, nandyan siya nagagabay sa atin. So, tonight, yan ang isishare ko sa inyo tungkol kay Holy Spirit na baka nakalimutan yung nandyan siya. You know, we need to understand kasi na, alam mo, si Holy Spirit, sa minsan kasi sobrang daming mga tradisyon na, madaming turo, si Holy Spirit naging parang, ano na lang yan eh. Si Holy Spirit, yan yung tamang talon-talon ka, tamang manifest ng ganito, ganyan. Yan yung iniisip ng iba. Hindi lang, alam mo si Holy Spirit, hindi lang goosebumps yan, hindi lang, of course, andun siya, pero ang ibig ko sabihin, si Holy Spirit, hindi lang yun. He is more than that. Mas marami pa siyang nagagawa maliban dun. Yan si Holy Spirit. Naalala ko nga, bago pa lang ako yung na-born again, nung bagong born again ako, siguro I was like 4 months in the faith. Naalala ko nung mga panahon na yun, sabi ko, ito pala yun. Sabi ko, grabe. Ito pala yung pakiramdam nung Holy Spirit, yung ma-feel ka ni Holy Spirit. Sabi ko nga, meron. Kasi dati may sinasabing, instead of getting high on drugs, get high on or with God. So pwede pala talaga yun, na talagang yung presence ng Holy Spirit, yung naranasan ko, yung naramdaman ko nung mga panahon na yun, sabi ko, grabe. Yung tibong parang sa sobrang presensya ng Panginoon, sa sobrang presensya ng Espiritu Santo sa'yo, parang pwede kang pumunta doon sa gitna ng EDSA, tapos I love Jesus, pwede kang gumanon eh. Alam mo yung sa sobrang presensya niya, gustong-gusto mong gawin yun. Yun yung pakiramdam mo ng mga panahong yun. But all of the sudden, alam nyo ng mga panahong yun, biglang parang nawala lang. Parang somehow, biglang parang wala. Ba't naubos? Ba't ganun? Ba't parang hinahanap ko. Ang kagandahan lang, alam nyo mga kapatid, noong mga panahon na yun na hinahanap ko siya, hindi ko man lang naisip at somehow hindi pumasok sa isip ko na nawala siya. So ang ginawa ko, kahit na hindi ko na maramdaman, I just continued on reading the Bible at kilalanin ko siya ng gusto. Bago pa lang din ako noon eh. Hindi ko pa masyadong. So instead of hanapin ko yung high na yun, instead of hanapin ko yung taas balahibo na yun, ang hinanap ko na lang mismo kung sino si God, sino si Jesus Christ, at sino ba itong si Holy Spirit, at ano ba nagagawa niya sa buhay natin. So, you know, ang importante kasi, you know, mapaka-importante na makilala natin siya ng gusto eh. Kung ano ba yung nature niya, ano ba yung ginagawa niya. So that, you know, ma-develop natin, ma-cultivate natin yung relationship natin sa Kanya. Tanda natin, si Holy Spirit, siya yung guide natin eh. Siya yung administrator natin. Before, ang administrator natin is the law. But now, administrator natin in the age of grace is the Holy Spirit. At alam niyo, Holy Spirit, para sa akin, He's our friend. Kaibigan natin, best friend yan eh. Best friend natin yan. Siya yung pagka mga panahon na parang down and out ka, troubled ka. Actually, may kantang ganyan eh. Yung, di ba, when you're down and troubled and you need a helping hand. Sino hanapin mo? Si Holy Spirit, and nothing is going right. Close your eyes and think of Him, and soon He will be there to brighten up even your darkest night. Actually, alam mo, si Holy Spirit, nagagawa sa inyo yan. Kahit na problemado ka, down and out ka, troubled ka, sobrang hindi mo na alam ang gagawin mo, tawagin mo lang siya. Focus ka lang sa Kanya. Hanapin mo siya. Andyan siya. At hindi siya mawawala. Tutulungan at tutulungan ka niya. Yan ang tunay nating kaibigan. So if you truly know Him, siya yung, habang nakikilala natin siya, mas nagde-depend tayo sa Kanya. We truly depend on Him. Na, grabe, andyan si Holy Spirit, di ako iiwan yan. Pagka nangailangan ako, pagka medyo nalito ako, pagka medyo may mga desisyon akong kailangan ayusin o kailangan desisyonan, nandyan si Holy Spirit. At nandyan, yan tayo eh. That's, para saan ba tayo dito? Para relationship kay Jesus, relationship sa Kanya, yun ang kailangan natin, hindi religion. Hindi kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin yan. Relationship. So doon natin siya mas nakikilala pag may relationship tayo sa Kanya. And as born again believers, sabi ko nga kanina,
before in the old covenant, actually yung nag-administer ng buhay natin is the law, yung law. Kasi 'di ba, sinasabi, oh, ito gawin mo, bawal gawin 'yan, bawal gawin 'to. Pero pagdating dito sa age of grace, kung ano yung nasan tayo ngayon, si Holy Spirit na ang nagsasabi ng mga bagay na 'yan. Bilang born again, alam niyo bang napakalaking opportunity yung natanggap natin na makipagrelasyon sa Holy Spirit. It's like having a personal teacher. It's having a best friend. It's having a parang tutor. Alam mo yun, yung laging nandyan, pag nangailangan ka, pag meron kang gustong malaman, nandyan siya. Not only that, sabi ko nga kanina, isa siyang matalik na kaibigan na laging nag-remind sa atin kung medyo nalalayo ka na, nag-remind sa atin pagka medyo sumusobra ka na, nag-remind sa atin of medyo steady ka lang. Siya yung nagsasabi ng mga ganyan. At kapag may time na nare-rebuke tayo or kinokorrect tayo, he does it in a loving way and not in a condemning way. Ipapaliwanag niya sa atin na maayos kung bakit ganito at bakit hindi dapat ito. Yung tipong si Holy Spirit, siya yung ano eh. Alam mo, kasabay mong gigising sa umaga. Pag gising mo sa umaga, alam mo yun, talagang masaya ka that you get to thank God, you thank the food, you thank everything, na lahat na nangyayari sa buhay mo. It's just something that rises up from within that makes you happy, that makes you joyful. Yan si Holy Spirit. Or minsan naman, in a time of pause, medyo nag-iisa ka o stop ka, siya rin yung nag-remind sa atin ng mga bagay na kailangan nating ayusin. Like for example, mga kailangan nating baguhin sa mga kaugalian natin or sa attitude natin. Yan din ang ginagawa ng Holy Spirit, yung mga kailangan mong malaman. At madalas, sinasabi niya sa atin niya, alam niyo, kailan lang this December. Sabi ng ang Holy Spirit, nagsasabi na sa akin, sabi ko ganun, papunta kasi kami ng Isabela this last December, papauwi kami. 3 days before akong umuwi, sinasabi niya sa akin ng Holy Spirit, pa-check mo yung engine mo, pa-check mo yung sakyan. Pero hindi ko pinapa-check. Alam niyo, one time, nung bago ngayon ako palabas, pinandar ko yung kotse, pinandar ko yung sakyan, alam niyo, hindi umandar. As in, patay yung kuryente. As in, patay. Sabi ko, nangyari ito, walang baterya. Ba't nawala ng baterya? So, ang ginawa ko, binuksan ko yung hood. Pagbukas ko ngayon yung hood, sinik ko, okay naman, green naman yung battery. So, anong problema? Tapos, biglang pag-check ko ngayon ulit nung sasakyan, umandar na. Pero in the course of that, nung umaandar na yung sasakyan, alam nyo, nung binuksan ko yung engine, dun ko nakita na yung radiator hose, may sirit pala. Isipin nyo, kung hindi na, isipin mo, paano gagawin yun? Sinong gagawa nun bagay na yun para hindi umandar yung sasakyan, mamatay yung kuryente, para lang pumunta ako sa engine hood at masilip na may sira pala? Holy Spirit. Isipin nyo, kung di pinakita sa akin ng Panginoon yun, di niya pinakita sa akin yun. Di bumiyahe kami for a 10-hour trip, hindi natin alam kung kailan sisirit yung radiator. Diba? Yan ang Panginoon. Yan si Holy Spirit. Tinuturuan niya tayo, ginaguide niya tayo, inilalayo niya tayo. Kumbaga, sasabihin niya, huwag ka munang gumawa nito, huwag muna ito, ito muna gawin mo, silipin mo yan, tignan mo yan. Yan ang ginagawa ng Holy Spirit. Hanggang sa pagdulog, He is there, watching over us. Now, all these things, ito si Holy Spirit. Bigyan ko lang kayo ng intro, ito si Holy Spirit. And we have Him as a friend. Andito siya palagi sa atin, kasama natin. So, sana ma-recognize natin siya at i-acknowledge natin na nandyan siya. So let's go to my first verse. It says in John 14:26, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name." But the Helper, kita mo pa lang sa unang ano pa lang, Helper. So tinutulungan niya tayo. Helper or the Comforter. Alam niyo yung Comforter? Comforter nga eh. Hindi siya matigas. Hindi siya galit. Hindi siya comfort. Ano naman, nakita nyo naman ng comforter, di ba? Parang sarap yakapin, di ba? Parang makakapal na comforter. Yan si Holy Spirit. Yan ang ginagawa niya sa atin kapag nilalamig ka, pag namumroblema ka, namumroblema ka. Yan si Holy Spirit. Kino-comfort niya tayo. Yan ang ginagawa niya. Kaya kung meron kang kailangan comfort kung asa ang area ng buhay mo ngayong araw na to o ngayon, si Holy Spirit nandyan. Iko-comfort ka niya. Kung medyo namumroblema ka sa negosyo mo, sa relationship mo, or whatever, kung ano mang area yan, iko-comfort ka ni Holy Spirit. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Here we see Jesus
Sabi niya, the Holy Spirit is there to teach us. Ako, ewan ko sa inyo, pero kung ako tatanungin nyo, ako gusto kong matuto. So I hope lahat tayo rito, gusto rin nating matuto. Nandyan si Holy Spirit para turuan tayo. Kaya ako, I'm all ears to Him. Actually, the problem with us, ang nagiging problema kasi sa atin, naririnig naman natin kung anong tinuturo niya. Naririnig naman natin eh. Ang nangyayari lang, hindi lang natin sinusunod. Katulad nung sabi ko nga sa inyo kanina, yung experience ko, binanggit niya na sa akin eh. Nabuksan ko, i-check ko, pero hindi ko chine-check. Pero tingnan mo, gumawa pa rin siyang paraan para ma-check ko. Ganyan si Holy Spirit. He's the one teaching us how to be a better husband. Siya yung nagtuturo sa atin kung paano mas maging mabuting asawa, kung paano mas maging mabuting anak, kung paano mas maging mabuting lolo or lola, kung paano mas mabuting apo. Siya ang nagtuturo na sa atin ng lahat ng yan. At para nang sa ganun, habang tinuturo niya sa atin niya kung paano tayo maging better us, nakikita ngayon din ng ibang tao through us si Jesus. Amen? Yan ang ginagawa ni Holy Spirit. Naalala ko nung nung bago nga, katulad nung before I was born again, I was living in with my yung misis ko na ngayon, aking asawa. Pero before, tatlo na anak namin, and we're just living together, so hindi kami kasal. But then nung nakita ko na at naintindihan ko na kung ano si God, ano yung ginawa niya sa akin, ano yung binayaran niya para sa akin, and then naintindihan ko, sinabi kagad ng Panginoon sa akin, alam mo, you need to fix this, ayusin mo to, pakasal kayo. And alam niyo, after noon, sabi ko, okay, sige, doon ko nakikita na itinuturo niya sa atin yung mga bagay na kailangan natin gawin, at yung word, i-co-confirm yun pagka sinabi. Actually, vice versa yan eh. Pwedeng makita mo yung word, mabasa mo yung word, and then the Holy Spirit will confirm it to you. And then, may sasabihin din sa Holy Spirit sa'yo, and then you see the word to confirm it to you rin. Kasi parang nangyari sa akin, na-confirm sa akin ng word yun na, oh, kailangan nga talaga. So that's what we did. Nagpakasal kami after how many months ba yun? Nakalimutan ko na. Anyway, basta kinasal kami after 14 months, I think, 16 months after I was born again. So, yun. He teaches us how to walk in the love of God. Tinuturuan niya rin tayo na, you know, na kung ano tayo noon, yung mga kailangan baguhin, yan ang tinuturo niya sa atin. Kung dati, bossy ka, babaguhin yan. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na bossy, papayag ka na lang maging doormat o ano, hindi rin. Ituturo niya rin sa atin yun ng tama. Amen? He's going to teach you kung paano ka magpapatawad. Kahit na napakahirap magpatawad, tinuturo niya rin sa inyo yan. Ituturo niya rin sa yan. Kung halimbawa ikaw na noon eh, nahirapan ka, ilang beses kang nasaktan, ilang beses kang naloko, tuturuan ka niyang magtiwala ulit. Tuturuan ka niyang magmahal ulit. Yan si Holy Spirit. Napaka, alam niyo, pag dinedescribe ko pa lang ngayon, grabe, ano pang hahanapin mo? We have a friend in Holy Spirit. Nandyan siya. Kung may kailangan ka, nandyan siya. At sobrang hindi siya, alam mo yung, hindi siya nagagalit, hindi siya naiinis, andyan lang siya para sa atin. Amen? So He's the one, yun ang gagawin niya sa atin, tuturuan niya tayo. He teaches us all things on how to be a better us. Actually, even me. He also teaches me how to share, kung ano isi-share ko. Ano ba ituturo ko? How to be a better minister? How to be a better friend? Itinuturo din ng Panginoon yan. Tinuturo din ni Holy Spirit yan. You know, actually ako, I've seen leaders na, you know, pastors serving great in their ministry sa church. Pero nangyayari, kasi dahil lang nangyayari minsan, yung naging routine na lang na wala na yung administration ng Holy Spirit. Hindi na nila tinatanong si Holy Spirit kung kailangan pa bang gawin to, ito bang kailangan kong gawin, tama ba tong ginagawa ko, o baka flesh na ito. Dahil sa kadahilanan na ganyan, madalas ang nangyayari, we see pastors, we see leaders na nangyayari, yung family, nasisira, nagkakaroon ng problema. Kasi nangyayari, nag-focus na ng gusto dun sa ministry, nag-focus na ng gusto dun kung ano man, kung negosyo man yan, kung ano man, nag-focus na sila dun at nakalimutan nila na the institution of marriage, eh, alam naman ng Panginoon, family is first. Andyan naman ang family. Then, syempre, God and then yung family mo. Napaka-importante. So ngayon, minsan nalihis ka na, napunta ka na lang dun sa, okay, ito na unahin ko. Hanggang magugulat ka. Wala na. Napabayaan mo na pala. Naalala ko nung ako rin,
Nagkaroon ng time na siguro mga 3 years ago na medyo na busy din. Na busy din, tapos kaliwat kanan din, may ministry, may gito, may ganyan. Alam mo, isa lang sinabi sa akin ni God eh. Sabi nga sa akin ng Panginoon. Sabi sa akin ni Holy Spirit. You know, wala namang problema sa akin pag silbihan mo ako. Wala namang problema sa akin yan. Pero wag mo akong sisisihin. Pagdating ng araw, na gusto mo makipaglaro sa mga anak mo, malalaki na sila. Yun ang sinabi sa akin ng Panginoon. So ako, I take my time. No, andito pa tayo. Ibig sabihin, ay priorities, kailangan ma-check natin. Kasi mga bata, hindi yan bata ang buhay. So we give them their time. We give them our time. Para naman maintindihan nila na talagang, sino ba sinaserve natin? Si Jesus. Si God. Si Holy Spirit nandyan. Binabalansin niya lahat ng bagay. Amen? So, He brings all things to remembrance. Pinapaalala niya lahat ng katuruan ng Panginoon na matatagpuan sa salita. Isang madalas ko sinasabi dito, ito problema eh. Paano ipapaalala sa iyo ni Holy Spirit yung bagay na hindi mo alam? He brings it to remembrance eh. So if you don't have any word in you, paano niya ipapaalala yung bagay na hindi mo alam? So napaka-importante ng knowledge. Napaka-importante na alam din natin yung word para may maipaalala siya. Amen? It is very important na kahit papaano, nabasa natin, naintindihan natin, alam natin. Nang sa ganun, eh meron siya ipapaalala sa atin. Meron siyang bubuhayin, meron siyang ikikwicken sa puso natin kasi na-implant natin. Amen? What is there to be quickened if there is no word? So yun yung inire-remind niya sa atin, i-bring into remembrance niya sa atin yan. Punta tayo rito sa John 14, sa Amplified. Basahin ko lang sa Amplified. Maganda yung ano rito eh. But the Comforter, yan naman, Comforter, sabi ko nga kanina, yan ang si Holy Spirit eh. This is why yung nagsasabi na, nako, na-guilty ako kasi hindi ako nakapunta rin ganito eh. Nako, na-guilty ako kasi hindi ako nakapagbigay eh. That is not from the Holy Spirit. That is not the Holy Spirit. Guilt is not from the Holy Spirit. Guilt is not from God. So hindi si Holy Spirit yan. Comforter nga eh. He comforts us. So pag may problema ka, may struggles, He's the one who comforts us. Tingnan mo ito ha, ano susunod? Counselor. Helper, intercessor. Sino yung intercessor? He intercedes for us, 'di ba? Romans 8:26. Siya nagdadasal para sa atin pag hindi na natin alam kung ano ipagdarasal pa. We speak in tongues. Kung hindi naman alam mo yung pag-iyak mo lang, yung lungkot mo lang, yun nakikita na ni Holy Spirit yun eh. And he's the one who's gonna pray for you. Yan si Holy Spirit. Amen. Advocate, strengthener, standby. Grabe, standby. Ano may ibig sabihin? Standby. Di ito. Standby. Steady. Standby lang ako ganyan. No? Steady lang ako. Ganyan si Holy Spirit sa atin. Naka-standby. Amen? Kumbaga, waiting lang siya lagi sa'yo. Kung may kailangan ka, andyan siya. Pag may nakaligtaan ka, ipapaalala niya. O sir, o brother, o ito, kailangan ganito, kailangan ganyan. May naiwan ka, may nakalimutan ka, andyan siya. Ang problema, nagpapaalala siya, nagtanong ka, wala ka namang ginawa. Yan ang madalas. Tatanong tayo, may sinagot siya, hindi naman din natin sinunod. Di ba? But still, andyan pa rin siya. Pag nanghihina ka sa mga desisyon mo, papalakasin ka pa din niya. Di siya nagtatampo. Andyan lang siya palagi. Huwag mo lang papaalisin, andyan yan. Huwag mo lang i-reject na andyan yan. Amen? Ibang usapan na yun pag nireject mo. Sabi dito, tuloy natin, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. Again, ito sinabi, He will teach you all things and He will cause you to recall, will remind you of, bring to your remembrance everything I have told you. Ibibigay niya sa atin yan. I-remind niya sa atin yan. Ipapaalala niya sa atin lahat yan. He teaches us. Amen? Tayo sa next verse. John 16:13-15, it says, When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. He will tell you about the future. So ito, medyo marami na gano'n rito in telling about the future. Which is why we have visions. Nagkakaroon tayo ng visions. We have dreams. Just don't get stuck with it. Kasi marami nangyayari. Kakahanap ng hanap ng vision. Kakahanap ng hanap ng dream. O ito, itong papagawa sa akin ni God. Medyo naguguluhan na, hindi nila maintindihan kung anong gagawin nila. Kung wala pa, di hayaan mo lang, ipapakita naman sa iya kung kailangan eh. Hindi niya itatago sa iyan.
Yung iba, minsan, nanaginip ng kariton. Oop, nanaginip ang kariton eh. Hanap ako ng bote dyaryo siguro. Kailangan ko tulungan. Hanap. Yung nakagad yung papasok sa isip. Yung pala, kahapon, nanood ng Captain Barbell. Nakita si Herbert Bautista ang nag-bubunan ng kariton, di ba? Minsan, ganun lang eh. Hindi na nila iniisip kung ano. Tagal na, matagal na yon pero di ba pag minsan gano'n iniisip, hindi ibig sabihin gano'n, gano'n na kagad yun, tandaan nyo ha, hindi kayo bibigyan ng palaisipan ng Panginoon pag may binigay sa inyo, kasi pag may binigay sa inyo, ipapaintindi niya yan, ipapaintindi ni Holy Spirit yan, kung bakit niya binigay sa inyo yan, vision na yan, yung sign na yan, amen? Sabi niya gano'n, He will bring me glory by telling you whatever He receives from me. All that belongs to the Father is mine. This is why I said the Spirit will tell you whatever He receives from me. So everything na nare-receive ng Spirit is from God, from the Father. Okay, this is so available to each of us. Lahat ito available sa atin. Ang kailangan lang natin i-appropriate natin by faith. Naniniwala tayo, meron tayong natatanggap. Amen. Binibigay niya eh. Ito sa next verse. 1 John 2 verse 27. But you have received the Holy Spirit and He lives, saan daw? Within you. So you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know. If you're just listening to this and you're reading this, grabe, lahat ng kailangan mong malaman, si Holy Spirit ibibigay din sa'yo. Ituturo niya rin sa'yo. And what He teaches is true. It is not a lie. So just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. Amen. Are you seeing this? By only this, itong verse lang na to. Napaka buti ng Panginoon. Isipin nyo, bago siya umalis, iniwanan niya si Holy Spirit. Nang ganun, sigurado siya na may tagapag-alaga tayo. Alam mo yun, meron nagtitake care sa atin, naggagabay sa atin sa bawat each step of the way na ating nilalakaran dito sa mundong ito. Now, sabi ko kanina, di ba, si Holy Spirit din ang administrator natin, hindi na yung law. Kasi yung law dati, in the Old Covenant, yun ang administrator natin. And so, dapat, alam din natin kung ano nature niya. Para alam natin kung, yun na, naka-yield ba tayo sa Kanya, nakikinig ba tayo sa Kanya. Para natin malalaman si Holy Spirit diyan kung hindi natin alam kung si Holy Spirit. Kung hindi natin alam kung ano yung nature niya. So, punta ngayon tayo dito sa Galatians 5:22-23. So, syempre, kung anong bunga, nanggaling yun sa puno. So, the fruit of the Spirit is the product of the Holy Spirit. So, kung gusto mong malaman anong nature ni Holy Spirit, eto siya. But the Holy Spirit produces the kind of fruit in our lives, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Itong mga to, hindi mo maibibigay ito kung hindi mo siya natanggap, itong mga bagay na to. Kailangan tanggapin mo muna si Holy Spirit. Kailangan lakaran mo yung, you walk in the Spirit para malakaran mo ito, itong mga bagay na ito. Kasi kung tayo lang, wala, kakapusin tayong lahat dyan. Hindi natin kakayanin yan. Amen? Now, the fruit of the Spirit reflects His nature. Okay? It tells us who He is by His fruit. Do not makita. Sabi, di ba, the fruit of the Spirit is love. So, mismo, si Holy Spirit, love siya. He produces love. And so, it means that He loves us. Eh, alam natin na mahal tayo ni Jesus, mahal tayo ni God, mahal din tayo ni Holy Spirit. Yan siya eh. Yung fruit niya, yung product niya is love. So, the Holy Spirit is love. So, yun makikita natin sa Kanya. Wala kang makikita ang bahid ng hate sa Kanya. He's pure of love. Amen? Which is why kung nahihirapan ka magmahal, baka di mo pa siya nakilala o baka hindi ka lumalakad sa Spirit. Alam naman natin yung love na tinutukoy dito is the agape love. Agape love, God's kind of love. Yung love na yan, eh, hindi ka naman nag-iisip dyan. Yung love na yan, eh, basta ibigay mo lang. Yan yung pagmamahal na galing sa Panginoon. Yan yung pagmamahal ng agape. Amen? And then number two, ano raw sunod? Joy. Joyful siya. So, ibig sabihin, si Holy Spirit, hindi KJ. Si Holy Spirit, joyful. Kaya dito, may kita mo, pag nanghihina ka na, eh, di ba sabi ng Bible that the joy of the Lord is our strength. So, kapag nanghina ka, hindi ka lumakad dun sa joy na meron ka. Ibig sabihin, hindi kayo nakapag-fellowship kay Holy Spirit. Hindi mo nilakaran kung sino ka in the Spirit. Kaya nangihina ka, nawala yung joy. Hindi mo nilakaran yung joy. Amen? So, ito mga characteristics ng Holy Spirit. Pangatlo, yung peace. May kita natin sa Holy Spirit, He is always at peace. He is always peaceful.
hindi siya nagpapanik, hindi siya naguguluhan. He is always at perfect peace. Kaya pag nagpanik ka, well, you'll know it's not from Him. You'll know that you're walking in the flesh. Kasi medyo naguluhan ka na, medyo naging anxious ka na, nawalan ka ng peace. Ano, hindi siya magulo, naka-order siya. Actually, tayo lang ang nagpapagulo, madalas. Kaya iniisip ng iba, yung iba naman, ang term dyan, ginugulo ko ni Holy Spirit. Parang ginugulo, hindi ka pwedeng guluhin ni Holy Spirit. Minsan pa, yun ang sinasabi. Ginugulo ka ni Holy Spirit kasi meron kang gustong iba. Kaya yun ang term mo. Kaya iniisip mong ginugulo ka, hindi ka naguguluhin. Papaalala ka lang niya, magpapaalala lang siya sa'yo, papaliwanag niya sa'yo, pero hindi siya nanggugulo. Amen? Pakiramdam lang nila gulo kasi naantala yung flesh nila. Yung sila yung mismong, ito kasi gusto ko eh. So, yung isa yung nanggugulo. Nakuha? Then number 4, patience. So, ibig sabihin, si Holy Spirit is patient. Napaka-patient niya. Kahit napakagulo mo o nag-fall ka, napaka-patient ni Holy Spirit. Nandyan siya, hindi siya nagsasawa sa'yo, kahit na ganito ka o andyan siya at hindi ka na iniiwan. Hindi rin siya umaalis. Yung ibang nasa Old Covenant mindset pa hanggang ngayon, eh yung pa rin ang iniisip na hanggang ngayon umaalis ang Holy Spirit, nalabas-pasok pa rin daw si Holy Spirit kapag ka may ginawa ang ganito, ako, wala na si Holy Spirit. Umalis na si Holy Spirit. Hindi na po ganun, mga kapatid. Di ba? Pati sa pagdadasal, panay pa-imbita, Lord, visit us tonight. Holy Spirit, visit us. Oh, come here tonight. And the Holy Spirit is already on the inside of us. Amen? So, kailangan makita natin ito. Ang Holy Spirit nandiyan na. Hindi siya bumibisita. Permanent resident siya. Amen? Alam niyo, pag ganyan mag-isip, kaya naiisip tuloy ng iba, kapag nakakagawa ng mali, at iniisip na umaalis pa si Holy Spirit, dun sila lalo nakokondem na kung wala na si Holy Spirit eh. Hindi na ako tutuloy. Madalas ganun ang nangyayari. It's not like that. You know, Holy Spirit nandyan. You just receive it by faith. Alam mong nandyan siya. Amen? And then yung kindness, of course, nature niyan, kung kindness, kind siya. He's kind. Hindi ka niya aawayin. Nature niya yan. Kaya yung iba, sinasabi na si Holy Spirit o nagko-condemn. Hindi, napaka-kind niya. Paano kayo ko-condemn? Kulagot ka, ginawa mo yan. Hindi ka niya si Holy Spirit. Hindi ka niya i-condemn. Kung may nagawa kang mali, papaliwanag niya, napakabait niya. Alam mo anak, ito kasi, yung kaninang ginawa mo, medyo ganito yan, medyo ganyan yan, pero hindi ka niya i-condemn. Na, lalugot ka, ba't ganyan mo yan? Ako, ito ka yan, aalis ako. Hindi ganun si Holy Spirit. Napaka-kind ni Holy Spirit. And then goodness. So, goodness. Ano naman si goodness? He is good. What else? Diba? Si Holy Spirit ay napakabuti. Isipin mo yun, napakabuti niya, napaka-patient niya, napaka-loving niya. At lahat ng yun, if you are walking in the Spirit, yun ka din. Kung love si Holy Spirit, love ka din. Kasi nandiyan ka lumalakad sa Kanya. Kung good siya, good ka din. Amen? Hindi lang siya good. He is goodness Himself. And then faithfulness. He is faithful. Di ba sa first verse, He brings things to remembrance. Faithful siya na nagpapaalala sa atin. Kahit madalas tayo ulyanin. Eh, papaalala at ipapaalala niya sa atin yan. Hindi siya napapagod. He is always speaking. Maniwala kayo, tayo lang yung hindi naka-tune in. Tayo lang yung medyo na-out of frequency minsan. Kaya gano'n na nangyayari. Yun lang mga moment na magagalit ka na or maiinis ka, in a click of a finger, pak, faithful siya. Papaalala siya, pag magalit. Ganon si Holy Spirit. Relax ka lang, chill ka lang. Flesh yan, balik ka sa akin. Ganyan si Holy Spirit. He is so faithful. Sasabi ni Holy Spirit sa'yo, let me handle it. Relax ka lang. Dito ka lumakad sa akin. Huwag mong gawin yan. Si Holy Spirit, sobrang faithful niya na tipong hindi ka niya pipilitin, pero faithful siyang paalalahanan ka. Alam mo yun, hindi nagsasawang magpaalala. Eh sa tayo lang, makadalawa, makatatlo, titigil na eh. Pero si Holy Spirit, hindi, andyan. Amen? Kaya minsan, akala mo lang tumigil kasi lumayo ka na. Na-harden na yung heart mo, hindi mo na siya naririnig. And then self-control, He is always in control. Ibig sabihin, hindi tulad natin na yung bara-bara, lakad na lakad, sige, diretso, o ano man. So ba, kung ganun din lang, may self-control ng Panginoon, ang Holy Spirit, well, let Him lead. Ayan, actually, ito yung meekness eh. Yung product ng meekness is self-control. Dahil yung meekness, ibig sabihin naman ng meekness is you under control yung power and authority. Ito yung ibig sabihin ng meekness. So ito yung ano niyan. And then, meek siya kasi kung ano sabi ni Father, yun din yung sinasabi niya. Sinusunod niya lang kung ano sinasabi ni Father. Like, di ba si Moses, eh, siya rin yung tinatawag na meekest of them all. Pero siya yung nagsulat ng Numbers, si Moses. Kasi nga, sinusunod lang kung ano sinasabi.
na talagang susunod, kung sinabi ni God, okay, sasabihin ko. Ganon si Holy Spirit. Amen? Punong, at lalo-lalo na, kapag sinabi niya yun, may sinabi si God na pinapasabi sa kanya, hindi niya sasabihin sa inyo ng bara-bara din yan. Sasabihin niya sa inyo with full of gentleness. Kaya yung gentleness, yung uli, he is gentle. Sobrang gentle niya, kaya tuloy minsan, sa sobrang gentle, minsan nami-miss na natin. Minsan, sobrang gentle eh. So, alam natin, he's the still small voice na parang, hindi na natin ano, hindi na natin na, naririnig masyado kasi nga, gentle, sa sobrang ka-gentlean, minsan hindi na natin naririnig. That's because we hardened our heart. Amen? So, itong mga nabanggit ko, if we are not operating on these, itong mga bagay na to sa mga binanggit ko, it simply reveals that we are walking in the flesh. Hindi natin hinahayaan si Holy Spirit mag-minister sa atin. Hindi natin hinahayaan si Holy Spirit yung mag-administer ng buhay natin. Now, if you are, kung ganyan na nangyayari sa inyo, don't be condemned. Balik ka lang sa kanya and you will be well. Guys, gusto kong maunawaan nyo, alam nyo, without the Holy Spirit, hindi natin kakayanin eh. Mahirapan tayo dito. Mahirapang luwakad, mahirap even in the faith. Mahirapan tayo. Mahirap na wala si Holy Spirit. Kaya nga iniwan ni Jesus yan, para sa atin yan. Kasi alam niya kakailanganin natin. Amen? Even si Jesus, nung nandito naman siya, di ba? He also depended on the Holy Spirit. Di ba? Si Jesus, nakadependent kay Holy Spirit eh. Kung si Jesus nga, nagdepende. Tayo pa. Eh nakita naman natin, lahat ng ginawa ng Panginoon, di ba? Okay naman lahat. Di ba? Because of the Holy Spirit. So tayo, ayaw ba natin nun? Di ba? Na lahat ng namagawa din natin yung mga bagay na yan. And when he was here on earth, tanda natin, Jesus, alam natin na nung nandito pa siya noon, hindi siya gumawa, he hasn't do any miracle yet nung wala pa yung Holy Spirit. Hanggat di pa bumaba sa kanya yung Holy Spirit, wala pa siya nagawang miracle. Now, Jesus was man and God, but, you know, he needed the Holy Spirit in order for him to do the things that he needed to do. Tingnan ito sa kay John the Baptist sa John 1:32-34. Tingnan nyo to. Then John testified, I saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven and resting upon him. I didn't know he was the one, but when God sent me to baptize with water, he told me, the one whom you see the Spirit descend and rest is the one who will baptize with the Holy Spirit. I saw this happen to Jesus, so I testify that he is the chosen one of God. Now, gusto ko lang makita nyo rito, wala pa siyang, itong mga panahon na to, wala pa siyang ginagawang miracle. This was when the Spirit abided in him. Kaya nung tatanong tayo sa John chapter 2, sa John 2, sa verse 4, diba, dear woman, ito yung unang miracle niya, that's not our problem, Jesus replied, my time has not yet come. But his mother told the servants, do whatever he tells you. So standing nearby were six stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. Jesus told the servants, fill the jars with water. When the jars had been filled, he said, now dip some out and take it to the master of ceremonies. So the servant followed his instructions. When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. And then on verse 10, a host always serves the best wine first. Sipin niyo to, di ba? Alam niyo, dati nga, ang laging, kasi yung ginagawa nun, yung magandang wine muna. Tapos sa huli, dun na yung hindi maganda para hindi mamalayan kasi yung malasing na. Pero dito, kung ano yung nahuling nilabas, yun yung mas masarap. Yun yung the best wine. Yun yung ginawa ni Jesus. Then everyone has had a lot of drink. He brings out the less expensive wine, but you have kept the best until now. And so on verse 11, this miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed his glory and his disciples believed in him. So ang gusto kong makita sa inyo, makita nyo rito, he received the Spirit in chapter 1, then started his miracles in chapter 2, after yung Holy Spirit dumating sa kanya. So what I'm saying here is that the same Spirit of Jesus, the same Spirit that raised him from the dead, is the same Spirit that we have as born again believers. We have this. Sabi sa Acts 10:38. Then Jesus arrived from Nazareth, anointed by God with the Holy Spirit, ready for action. He went through the country, helping people and healing everyone who was beaten down by the devil. He was able to do all this because God was with him.
So what are we doing? The Holy Spirit is what equips us to do things above the natural. So if we are able to recognize this, nakikita natin to, na-acknowledge natin to, na meron to, and we're fellowshipping with Him, and stand in faith on what we have, then we can start speaking to our mountains. Amen. We start to lay hands on the sick for them to recover. Speaking forth blessings on people, the way Jesus did. Diba? Multiply. Actually, it's not us. It's the Holy Spirit through us. Guys, we just have to believe. Kasi the same Spirit that rested on Jesus rests on us. Now remember, actually madalas ako natatanong dito. Syempre, okay, minsan naging ano na lang eh, parang naging naging automatic na lang sa isip o na-memorize na lang, okay, alam, may healing by the stripes of Jesus, I'm healed. Ganyan, marami nagtatanong, bakit ganoon pag nagpe-pray kami sa iba, ang bilis. Bakit pag sa sarili na ang hirap? You know what? Marami nagkakaroon ng struggle dito. Even I had a struggle with this before. So sabi ko, alam niyo kapag ganoon, andiyan si Holy Spirit. Tanungin niyo si Holy Spirit. Holy Spirit, anong problema? Bakit? Ba't nahihirapan ako? Pakita niyo sa akin. Yung pag hindi niyo na kaya, syempre, andun tayo sa exercising our authority. Eh, paano kapag yung hindi mo ma-exercise, hindi mo makayanan? Alam niyo na niya si Holy Spirit. Tanungin niyo siya, Holy Spirit, ba't di ko ma-exercise? Ba't nahihirapan ako? Paano bang kailangan ko makita? Ano bang meron? Ituturo niya sa inyo yan. So kung ikaw, you're battling with any kind of symptoms or pain, tapos nahihirapan ka for so long, hindi gumagana, tanungin mo si Holy Spirit. Holy Spirit is there. Tuturuan ka niya. Ibibigay niya sa iyan. Sabi mo lang, Lord, Holy Spirit, help. Tulong, medyo nahirapan ako. Mas malakas yung sigaw ng pain eh. Mas malakas yung sigaw ng symptoms. Paano to? Holy Spirit, tulungan niyo ako. Ibibigay niya sa iyan. Ibibigay niya yung revelation na yan sa inyo. At magugulat ka after receiving that revelation, from that moment on, malalaman mo na, okay, ngayon alam ko na. Kasi tinuro niya sa'yo kung ano yung nangyari, kung ano yung nagkamali, kung saan yung butas, kung ano man yung hindi tama, pinapakita niya ngayon sa'yo para mabago natin. Amen? Tutulungan niya tayo. So Mark 16:17-20. And these signs shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God, and they went forth, and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. So this is what happens, guys. Hindi lang ito, even greater works. John 14:12. It says, I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works that I have done, and even greater works because I am going to be with the Father. John 16:7. But in fact, it's best for you that I go away, because if I don't, the Advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. Napakabuti ng Panginoon, ano? Talagang bago siya umalis, iniwan niya, binigay niya ang Holy Spirit para sa atin. At hindi display ang Holy Spirit, nandyan yan, para makatulong sa atin. Amen? The ministry of the Holy Spirit was never meant to finish with Jesus or never meant to finish with the apostles. Matatagpuan nyo naman yan sa Acts 29, nandun mo ikita yan. Yun tayo, di ba? Tayo yun, kasunod tayo dun, kasama tayo dun. Lahat ng yan, dahil ang Holy Spirit is already in us. The Word became flesh, that flesh might become the Word. Amen? Alright, so here's my last passage for you guys. Matthew 28:19-20. It says here, go therefore and make disciples of all the nations, help the people to learn of me, believe in me, and obey my words. Alam niyo itong help the people to lahat to, hindi natin magagawa ito without the help of the Holy Spirit. It says, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you, and lo, I am with you always. Look at this. Remaining with you perpetually, regardless of circumstance, and on every occasion, even to the end of the age. So the Holy Spirit is here with us to the end of the age. Reading ko to. Regardless of circumstance and on every occasion. Kayong mga nagsasabing umalis sa Holy Spirit, kapag may nagagawa kang hindi tama, hindi totoo yan, nandyan siya. Hindi kanya iniiwan.
patient siya, good siya. So right now, ang gusto ko lang maiwan sa inyo ngayong gabing ito is we acknowledge the presence of the Holy Spirit. Nandyan siya. Kapag ka-confused ka, meron kang mga kailangan malaman or malungkot ka, nandyan siya. He's there to comfort us every step of the way. Kung nahihirapan kang tanggapin agad-agad, ng kaya niyang hihimayin niya sa inyo yan. Ganyan si Holy Spirit. He is so good. So let's acknowledge Him and thank Him as well. So guys, that is what I have for you guys tonight. Maraming salamat. And in that, let me end in prayer. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Again, You showed us Your word at napaalala sa amin na ang Holy Spirit nandyan, na si Holy Spirit nandito. So right now, I just pray for the people that is listening tonight na ma-acknowledge kanila, Holy Spirit, na makita kanila na nandyan ka sa kanilang mga times of trouble, sa kanilang mga times of trials, sa kanilang times of confusion, na maalala nila, na I pray na makita nila at hingin nila ang tulong mo pagkat si Holy Spirit nandyan lang. Hindi niya tayo iniiwan. So, I just want to speak blessings upon each and every one of you. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright guys, see you again next time. Bye. Bye.